makulimlim. At ang oras at date, yan po ang date. Ang harvest natin guys is naka 10 amperes tayo, 100 watts. Bakit? Guys, kumusta? Ilang araw na rin magulimlim nito sa lugar namin guys. Mga pang-apat na araw na ito, walang araw. Medyo mahina lang yung harvest natin ngayon. Malakas yung hangin, no? At makulim, tag-ulan. So, ito yung mapa natin dyan, no? Ito lahat yung ulan, no? So, yan, malakas talaga yung ulan. So, may darating pa na araw na ulan dito, oh. So, syempre, pag tayong nag-solar, naka-off-grid, medyo mahina lang yung harvest natin ngayon kapag tag-ulan. So, naghanap ako ng paraan, guys. So, isa sa mga nakita kong paraan, kung naalala nyo yung previous video natin, guys, na pinag-combine natin yung battery natin, ito, yung lead acid battery, pati yung lithium battery natin na 18650 to, pareho silang 100 Ah, pero magkaiba sila ng parameters kasi 6 cells lang ito, eh. 6 cells, 3 cells lang itong 18650 natin, tapos yung one natin, itong pati ba magkaiba sila ng parameters ng lead acid battery. So, naghanap ako ng paraan guys para magkaroon tayo ng sources ng solar. So, naalala ko itong mga power supply natin. Ito, power supply ito ng radio guys. Power supply yan siya na radio na regulated. Pero nasira na yung IC nito. So, ang produce na ito is 25 volts. Instead na 13.8 ang dapat na supply niya, pero nagputok na yung IC niya. Hindi ko na rin siya girepair. So, nag-produce siya ng 25 volts dito. So, ang ginawa ko dito guys, kinabit ko siya dito sa Illijoy natin. Ayan si Illijoy. Kinabit ko siya dito para magkaroon tayo ng 25 volts na voltahe para si Illijoy siya nang bahala mag-charge dito sa batteries natin. Ayan. So, ang kuha natin ngayon, yan ang charging natin ngayon, no? Naka 9 amperes, 107 watts. Ito. Ayan siya. So, kung gamitan natin siya ng tester, tingnan natin kung yung voltahe niya. So, alisin ko muna siya dito guys. Yan, namatay si Illijoy kasi dito siya nagkukuha. Tingnan natin yung voltahe niya. Ayan guys, so 25.7 volts. Ayan. So, ikabit natin siya dito sa Illijoy. Ayan, buhay si Illijoy. Maluwang. Ayan, 25 volts. Ay, maluwang. Kapit natin siya dito para magkaroon ng power ng source si Illijoy. Ayan. Kasi itong mga ganito na power supply guys, pag masira ito, yung power sources nito is
kwan talaga ito siyang ang kwan niya. Power sources niya is 25 volts. 25 volts pero nagdaan doon sa mga IC processor niya. Para maging kwan siya, maging 13.8. Actually may ginawa akong homemade na ganito power supply. Kung makita niyo niya sa mga previous videos ko, may ginawa akong homemade na ganito na 30 amperes. Kasi dati guys, ito siya guys. Ayan oh. Yan, yan yung power supply ko. Tapos meron din ako power supply dito. Ayan. Ginagamit ko kasi ito sa mga radyo guys. Ito yung mga radyo natin. Ayan. Ayan ang mga radyo natin. Two-way radio. 2 meters na radio yan. Ito siya, yan oh. Ayan. Ginagamit ko yung mga power supply na yan sa mga radio communication natin. Pero sa ngayon, naalala ko na meron pala akong nasira na 6 amperes na power supply. Ito para sa mga portable radio lang ito. Pero hinanapan ko na paraan dahil ang output niya is 25 volts. So, inanapan ko na paraan, ipadaan natin kay Elijoy para makakuha tayo ng sources ng solar natin. So, ayan guys. So, ang maganda dito kay Elijoy kasi pwede mo siyang lagyan ng voltahe hanggang 50 to mga 55 siguro, ganyan, maximum. Yan. So, kahit na unregulated yung supply na ilagay mo dito, basta hindi maglampas ng 55 volts, kayang-kayang i-convert ni Elijoy para i-control yung charging niya sa battery. Yan ang kinaganda. Ito, 6 amperes lang ito, guys. 6 amperes lang pero kita mo yung amperes niya kanina. Yan. Abot siya ng 10 amperes maximum. Lalo na siguro yung gamitin natin yung 50 amperes natin na power supply. Yung ginagamit sa radyo. Pero malakas din yun sa kurente. Pero dahil sa naghanap tayo ng ibang paraan para makakuha ng source. Actually, meron din ako dito mga one guys. May mga battery charger din ako dito. Ito, ito. Sa baba. Ayan. Meron din ako dito mga charger. Pang emergency. Ayan, mga charger natin. Meron din akong ganitong klaseng charger. Ayan, with dual coil na yun siya. Ayan, may balancer na yun siya. Dito nyo ikabit yung balancer, oh. Charger ako dito. Ayan pa dito yung isa. Maliit dito na ako. Ayan. Ayan. Charger balancer. Yan ang mga ginagamit natin pang kuhan alternative na sources ng pag-charge ng battery. So, yan. Baka may mga ganito kayo guys na nagputok na yung IC niya. Pwede nyo palang gawing sources yan kung wala kayong solar pa. Ay yung solar panel nyo, mahina ang charging. Pwede natin gamitin yung mga ganito natin. Power supply na nasira na. Yung output niya is 25. Ayan. So, pero ang charge niya, 127 watts na siya. Ayan. So, kung nagustuhan niyo yung mga video natin ganito guys, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Marami pa tayong video na matutunan dito. At mag-suggest lang din kayo sa comment kung anong mga topic na gusto natin malaman. Hanggang dito lang muna itong video natin guys. Kita-kits sa susunod na vlogs.